Tolerance sa tolerance. Ihaw po tayo. Ito po ako mag-ihaw sa electric na ihawan ko. Ito po ang kakainin ko ngayon. Mag-ihaw tayo ng inihaw na dalagang bukid. Sida, dalagang bukid. Tapos mag-ihaw rin tayo ng talong. Unahin naman natin itong mga talong. Para, ano? Alam niya sa totoo lang, kailangan magkain din kayo ng mga healthy foods. Yan, ihawin din natin yung kamatis. Sa mga nais din mag-ihaw-ihaw dyan, try nyo rin mag-ihaw-ihaw. Ihawin ko yung talong. Ano ba mga favorite food nyo? Si Maestro Virgo po ay mahilig sa gulay. Ayan po, para makita nyo lang. Ito naman yung ano, yung isda. Kanina ko pa inayos yan. Pag kaya rin maihaw yung gulay, sasalan ko mamaya yung isda. Sarap niya, no? Talong. Minsan, mahilig din ako sa tortang talong eh. Ayan. Kayo, ano bang hilig yung mga gulay? Sana sa lahat ng mga Saturnians dyan, ugaliin yung kumain ng gulay, ha? Actually, electric stove ginagamit ko. Electric na grill. Grill ang ginagamit ko, sorry, ha? Para... Wala kasing uling, kaya so yan na lang. Pwede naman yan. Pag kaya rin maihaw, edi yan ang ulamin mamaya. Mas konting kanin, pwede na. Hindi tayo masyadong malakas kumain ng ngayon. Kailangan natin magbawas-bawas. Saka ugaliin yung kumain ng mga fiber foods. Mahalaga din na balansin nyo yung diet nyo. Kaya masyadong kakain ng mga matatabang pagkain. Siyempre, pag tayo ay unti-unti ay nagkakaroon dagdag sa edad, so kailangan din na maging health conscious din kayo. So sa pangkalatan dyan ay mamili din kayo ng ibang isda. Actually, ito napili ko. Dalagang bukid ito eh. So, hanap din kayo ng ibang isda. Meron siyang ano, yung bawang sa loob. Ano yung bawang sa loob na dyan. Yan. Paminsan-minsan eh. Sabi nga nila, masyadong, mag-ano na rin tayo, mag-unwind din. Sobrang masyadong seryoso sa, ano, relax-relax din tayo pag may time. May mga pagkakataon kayo, mag-relax din po kayo. Huwag kayo masyadong seryoso dyan. Sabi nga nila eh. Ah, katulad yan, naluluto na yung ano natin, oh. Bilis, oh. Number 3 lang, nilagay ko lang sa number 3. Ayos na yan, huwag natin sagad, baka hirap, baka mamaya masunog. Sasawsaw ko lang yan sa suka, okay na yan. Makakain lang tayo ng konting gulay, okay na. Hindi mo lagi-lagi kakain ng ano eh. Ang karne, huwag masyado. Mas damihan yung mga fiber foods. Gulay, prutas. Para iwas sa sakit. Mahal pa naman ng mga gamot ngayon. Minsan, sabi ko nga sa iyo, ang sakit ng tao, hindi naman physical. Minsan talagang spiritual din. Minsan naman, talagang physical din talaga sakit ng tao, hindi naman spiritual. So, kailangan talagang, sabi ko nga sa iyo, balansin mo rin sarili mo. Sa mga taong naririyan, ay huwag po kayong magtaka. Minsan sa kapabayaan din po ninyo nangyayari mga bang ganyang bagay. Sa tingin po ba ninyo, ang mga manggagamot po ba sa spiritual ay tinatamaan din ng physical na sakit? Retok po, opo, tinatamaan din po yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa kapabayaan ng tao, halimbawa, bago ka pumasok sa mundo ng spiritual, masyado ka ng mataas ang cholesterol mo, taba-taba mo, kung ano-ano, pinagkakain mo. To take note po, may nakakasakit din po sa ganyan. So, hindi po ligtas ang mga manggagamot sa spiritual. Take note, lilinawin lang natin, no? Sa physical na sakit. So, kailangan din po mag-exercise. Ang isang manggagamot sa spiritual ay hindi nangangahulugan na manggagamot siya sa spiritual ay ligtas na siya sa sakit physical. Ay, huwag po kayo maniniwala sa ganun. Kailangan po ay alamin din ang hangganan. May hangganan din po, sabi ko nga sa inyo. Tas natin para number 4 para medyo lumakas ang konti. So sa mga nagsasabi na sila'y manggagamot,
at hindi sila tatalaban ng kahit anong sakit ng physical o kung ano man, eh huwag po kayong magtaka dun. Huwag po kayong maniniwala. Sabi nga, oo, sabi ko nga, huwag magtaka, huwag kayong maniniwala. Kasi ang tao, with your own human flesh, may ano ka pa rin, may dugo ka, may ano ka, may mga organs ka na dapat alagaan. So, I do believe in one thing, na huwag po kayong maniniwala na ang isang manggagamot ay hindi ganun. Hindi natatamaan ng ganyan. Sa kanyang kapabayaan sa sarili, hindi siya masyadong health conscious at masyado siyang ang isip niya ay makapangyarihan siya, hindi siya magkakasakit, ay sablay po yun. Huwag po kayong maniniwala sa ganun. Nagkakasakit pa rin yan. Ang tao ay mortal din. Hindi po tayo immortal, para sa malaman nyo lang. Kapag may nagsabi sa inyo ganun, huwag po kayong maniwala. Layasan nyo na po yan. Halimbawa, sasabihin niya ay siya ay manggagamot. Tapos sasabihin niya hindi siya tinatamaan ng sakit physical. Hindi siya tatamaan ng sakit physical kung siya ay health conscious din o aware siya sa mga kinakain niya o sa mga sinapasok niya sa loob ng katawan niya. Minsan naman hereditary yan. Okay, namamana. Katulad ng high blood, katulad ng sugar, mataas ang sugar, diabetic. So, anong magagawa mo para ma-lessen yun? O sabi nga nila, ma-avoid mo yung ganun. Kasi, syempre, nasa genes din ng tao yan. Scientifically, talagang may explanation talaga yan. Ako na naman ininiwala naman sa mga scientific explanation din. So, hindi tayo nagtataka sa mga ganun bagay. Basta may explanation yan at may findings. Sino ba tayo para hadlangan yung mga ganyan? So, wala tayo sa posisyon. So, naririyan tayo para tanggapin ang katotohanan, hindi para pabulaanan ito sa sarili nating kapalaluan. So, Riyadlock, nililinaw ni Maestro Virgo na tayo po, mga mortal din tayo at meron pong hangganan ang ating physical na katawan. Sa ating kababayan po, ay nangyayari po yung mga bagay na ganyan. So, huwag niyo pong ipagtataka yung mga ganun, no, mga kapatid. Sa lahat ng mga naririyan na naniniwala sila yung makapangyarihan at hindi sila basta-basta tatablan ng kung ano-ano, ay... kaya atin kayong mapasama sa kanilang grupo, sa kanilang hanay, ay huwag ko kayong maniniwala sa ganun. Ang tao ay immortal pa rin at may kamatayan yan, may katapusan pa rin. Hindi po immortal yan mga yan. Para malaman nyo lang. Yan naman po ang binabagi natin sa ngayon at magluluto muna tayo dito ng isang inihaw na isda. At gulay, masarap tong gulay na to eh. Oh. Ugaliin yung kumain ng gulay ha, maraming gulay ha. Okay? Ihaw-ihaw rin kayo pag may time. Ayan, oh. Sarap nito, oh. Ingat po kayo lagi. God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po.